ang batang man punubos at ina'y humdalawin at ina'y humdalawin dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ibinabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mo na ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral nina San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanan na maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang anti-Kristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni naman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo.
At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, mananatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tumayo po ang lahat. Dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila muli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig
Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bethsaida, Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga ginigil kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay kukunin natin sa unang pagbasa. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng unang pagbasa? Ano ba ang layunin ni Jesus sa kanyang pagbaba dito sa lupa at sa kanyang pagpapasya na maging kapiling natin sa lakad ng panahon? Tandaan natin mabuti na ang buong pangalan ni Jesus ay Hesukristo. Ang ibig sabihin ng Kristo ay Mesaya, tagapagligtas, tagapagpalaya. Kung ang pangalan ni Jesus ay Hesukristo, ang kahulugan niyan ay si Jesus ay ating tagapagligtas, tagapagpalaya. Saan tayo ngayon ililigtas? Saan tayo ngayon palalayain? Saan tayo ngayon ihahango? Sa lakad ng kasalanan, sa lakad ng hirap, sa lakad ng sakit, sa lakad ng pangangailangan. Sa makatuwid, si Jesus ay bumaba dito sa lupa. Si Jesus ay dumating sa ating buhay para lang tayo ay kanyang ililigtas, ihahango, palalayain sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating hirap, sa lahat ng ating sakit, at sa lahat ng ating pangangailangan. Iyan ang kanyang layunin sa pagbaba dito sa lupa. Iyan ang kanyang layunin kung bakit ipinasya niya na maging kapiling natin siya sa lahat ng panahon. Kaya, kung tayo ay may mga kasalanan, anumang pangangailangan, kung tayo ay may sakit o dinaramdam, kung tayo ay may nadadamang kahirapan, lumapit kaagad
kay Jesus at magpatulong. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin nang may pagpapakumbaba at kabutihang loob, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kami na maging mga abang lingkod. Luubin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sapsapan. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sapsapan. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen.
doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sapsapan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin ngayon na sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo na di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kakalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming Papa Emerito, Benito XVI, Joseph Aloysius Ratzinger, nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, makaisa naman niya si Kristo sa pagkabuhay na muli. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista ang aming patron at San Gregoriano Sancieno at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain na si Kristo ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio, kami ay matuto ng maaasahang katotohanan mo. At sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa.
humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.